So, you can go to hell. Mr. Obama, you can go to hell. My God, I hate drugs. Alam mo, marami ngayon, may naglalabas sa revolutionary government. Tapos ako ang sinasabi na wala akong pakialam niyan, wala akong kilala ng mga tao na yan, at hindi ko yan trabaho. At ito naman kay Lenny, that in her ending statement, say that kung hindi ko daw gawin ng gobyerno, gagawin ng tao. Well, sa panahon itong pandemic, medyo desperado ang mga tao. Tapos nagdagan ninyo ng mga ganon, na wala naman kayong base, sana may pakita kayo. Please do not add fuel to the fire. You will just destroy government. Huwag ninyong sirain ang gobyerno, kasi masisira ang tao. Pag nasisira ang gobyerno, lulutang tayo lahat. Baske na sabihin ba ninyo mamatay ako bukas, it cannot solve the problem of the country. Ngayon nga siguro, I think that, ano pa ba? Nagbiruan kami. I had another meeting somewhere. Kanina sabi ko na ano, ang pinaka may baigat na problema ngayon sa gobyerno, kasi walang pera. Wala lahat. Bangkarota. Walang ekonomiya tumakbo ng ilang buwan. Wala namang mga nagtatrabaho ng babayad ng buwis sa kanya. So, I said that he's in a bind. He has the gravest problem dito sa mesa na ito. Pero he retorted that hindi, ikaw ang may problema. Sunod lang ako. Sa totoo lang, totoo talaga yan. Alam mo, we have to spend, salo na sa COVID, we have to spend, but we must have to spend wisely and correctly. Kaya naiwan, kasi kung wala ng pera talaga, bangkarota na, wala naman tayong kumita. Kung may magpahiram, kung walang magpahiram, maraming mamamatay, hindi tayo makabili ng medisina. Kaya kung may pera, bayanihan, whether it's pretty part of one or two, I will make sure, as long as I have this guy here with me in the team, yung task force, yung pera ninyo, I have no doubt that they will not allow corruption. They have no, tagal na kami sa gobyerno, magpa-retire na lang. Bakit pa namin pagsayangan? Kung konting panahon na lang naiwan, so, walang ganang kumain. May pera ka naman, hindi ka na makakain. Kaya sabi ng doktor, huwag kang tumain ng taba kasi mamatay ka. Ikaw, Duterte, huwag ka nang uminom kasi yung barit mo nearing stage 1 ka sa cancer. So, hindi na rin. Swebot yung paa. Ewan ko kung puputulin yan o hindi, pero puro na may sakit. So, what do we get to be? Tanginang yan. Wala na. Ang amin, ang iwan na lang ang trabaho kasi pag harap namin sa Diyos, ang tanungin ko na, ikaw, Rodrigo, ano ginawa mo? Sabi ko, ginawa ko man lahat. Ito man si Dominguez ang walang pera.
Eh, saan niya pera? Inaubos na niya. Inutang na niya lahat. Wala na magpautang. Si Lorenzana, wala yan. Gumbala, patay, armas. May ibigay yan, pero medisina, kailangan pera. Cold cash talaga. No, really. Walang biro na to. If there's money, I can assure. Congress is free. Congress is free to participate or create oversight of committees of all sorts. Anong committee maisip ninyo sa COVID-1 or 2? Wala namang pati COVID-2 kung mayroon pa. Ilagay ninyo oversight, undersight, side-sight. Igawain ninyo at para kung gusto ninyo to report yung mga tao weekly dyan para may trabaho tayong lahat. They can report to Congress weekly or at your choosing. Walang problema yan. I'm ready to order that. It is not a matter of separation of powers. Yan yung parang expanded oversight lang. Na gusto lang mo, it is never illegal to know where your money is going. Kaya I urge Congress, ilagay na ninyo ang lahat ng safety measures para walang palpak. Kung gusto ninyo, yun, yung sabi ko, itong sa newspaper, pati yung sa disbursement. Pag hindi pa ninyo, hindi pa kayo kontento, tawagin ninyo at ipa-explain ninyo kung ano yung disbursement na yan. Kung saan pupunta at anong benefit na makuha ng tao. I am urging Congress as a matter of fact. I am demanding Congress to join us in putting up measures to ensure that the money is spent for its purpose. I am willing to give way. At saka, kung gusto ninyo ng accounting for every transaction, pwede rin. It might really cost a lot of time for the bureaucracy. But if you want every transaction to be audited right away for you to peruse and understand, we can do that. I repeat, we must participate everything that will prevent corruption. Sa pagkangayon, sa lahat, not only the COVID mechanism, yung PhilHealth, lahat, DPWH, Agriculture, DND, ipapublish yung mga, so they must prepare well in advance because I would require them to publish in the newspaper, sa tatlong newspaper of general circulation. Mamili na kayo kung anong newspaper gusto ninyo. Ipapublish ko ito ang mga bibilihin. At pagkatapos, ipapublish ko pagkatapos sa notice, sino yung bidders. Ipangalan nila. I want them na kung saan sila nakatira. In the same manner dyan sa customs ngayon, yung mga yung mga consignment na sa mga pangalan lang, hindi na pwede yan ngayon. Somebody must stand for them. Or, if need be, their lawyer. Their lawyer together with their clients. Kasi yung lahat ng mga binibigay ninyo na mga address, pagpuntahan ng mga tao ng customs, wala.
o alam nila o hindi nila alam. Let us help Jagger. Sabi nila si Jagger daw ay corrupt. Well, that is just a statement. We will know, I said, when the time of reckoning comes. And that is that we will make everybody account for the money of government. Itong sa cabinet, another publication sa disbursement nila, kung ilan ang ginastos nila ngayong buwan na ito. O gusto mo, every 15 days para mas maganda. Every 15 days, you would know how much a department has disbursed money of the people. I am particularly yung PAPRO, DPWH, DND, sa awa ng Diyos, okay naman. DSWD, under Gerard Bautista, okay rin. DPWH, Dole, medyo may, kaya nga, may mga objections eh. I'm reviewing the objections, and but I will allow the rule to apply for them. Yung mag-report sila ng respective agency disbursement. Ilagay nila magkano ang ginastos and for what. At the end of the month, maybe, or after buwanan, mas maganda. Makita na nila kung yung pinuntahan ng pera, pumunta ba talaga at nagastos. At sino. That is in view of the yung sama ng loob ng tao itong sa PhilHealth na ito. Lalo na itong PhilHealth, baski paperclip i-publish ninyo at sino yung bidder na mag-supply ng paperclip, baski isa. Isabi mo dyan sa newspaper para mabasa. So I hope that I have made myself clear on this. More measures will come. Peace.